Ako'y si Attorney Ernesto Arellano. Ang mahabang panahon na aking paglilingkod sa mga manggagawa at iba pang marginalized sector ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob na panahon na para itaas ang larangan ng pakikibaka ng mga manggagawa at mga iba pang sektor na lipunan. Ngayon lang sasabak sa politika si Attorney Ernesto Arellano. Sa mahabang panahon ng aking paglingkod sa manggagawa, naranasan ko ang batas na kulang, batas na panig lamang sa mga meron o mayari. So, nabuo yung aking paninindigan na magsilbi sa mahihirap. Muntik nang maudlot ang kanyang pagtakbo. Isa raw siya sa hiniling ng COMELEC Law Department na ideklarang nuisance candidate. Ang sinasabi, kapag wala ka kasing pera, ibig sabihin, hindi mo kayang maglunsad ng national campaign. Ang ruling na yan ay itinatatakan na ang political positions ay para sa mayaman lang. Dahil ako, hindi ako mayaman. Hindi ako milyonaryo. Pero mayaman ako sa mga botante na aming na-organize. Tubong Nagilian La Union si Arellano. Parehong magsasaka ang kanyang mga magulang. Ako'y pangatlo sa pitong magkakapatid. At doon na rin sa aming barangay nag-aral ng elementary at high school. Noong unang taon ko sa kolehiyo ay nag-aral ko sa San Fernando, mga 30 kilometers mula doon sa amin. At pagkatapos noon, ako ay lumipat sa Baguio City at nag-aral doon sa Baguio Colleges. At doon ko tinapos yung aking Bachelor of Arts, major in Political Science. Sa parehong paaralan siya, nagtapos ng abogasya. Doon din ako nagturo habang ako ay mag-aaral ng abogasya. Isa si Arellano sa nagtatag ng kilusang Mayo 1 noong May 1980. Siya ang itinalagang General Secretary ng grupo. Mayaman na Pilipinas. Malaking resources nito. Pero ang nangyayari ay kabalintunaan, malaking bahagi ng population naghihirap ang nakararami. At ang dahilan nito ay concentration ng wealth or control sa kayamanan ng Pilipinas sa kamay ng iilan. Kinakailangan mabaklas itong kontrol ng iilan sa ekonomiya ng Pilipinas. Noong dekada 90, tumiwalag siya sa KMU. Yung disagreement namin nakakalimit sa expansion. Kaya dahil sa ganyang relasyon, the party ay kinukubawan niya yung mass organization, nakakalimit sa expansion. Ang pangunahing plataporma niya ay alisin ang kontraktualisasyon. Ang kontraktualisasyon presupposes tatlong panig. Yung employer A, yung employee B, at saka yung agent o ahensya, yung C. So ito'y trilateral. Sa batas, ang kanyang binibigyan na din ay bilateral lang. Wala na yung pangatlo. Kaya, kung ipapatupad ang batas, strictly, wala yung trilateral relation, bilateral lang. As sinasabi niya, kinakailangan after 6 months na gumagawa yung empleyado, regular na yan. Hindi siya sang-ayon sa sistema ng conditional cash transfer o 4Ps. Kinakailangan mayroong kaakibat na programa. Dahil ang rational nito, ito ay pinansyang pantawid. Ibig sabihin, kinakailan makatawid. Ang problema, hindi pwede na mananatili na umaasa lang sa 4Ps. Kung ito ay may kaakibat na industrialization program, sa bandang huli o sa pagkatapos na 2 o 3 taon, merong trabaho na ibibigay. Ayon kay Arellano, umaasa raw siya ng suporta mula sa mahigit 50,000 miyembro ng mga union at kooperatiba.
mga union members, mga homeowners association members. Kasi sa mga informal settlers, HOWA, homeowners association, the communities, kung hindi cooperatives, sa kung naman unions, kung hindi alliance. 5 piso kada miyembro, kada buwan, hanggang sa Abril. Ito ang kanilang target para matustusan ang kanyang kampanya. Katipunan niya, si Bonifacio, 5 pesos para sa pagbabago. So meron kaming inilunsan pala namin doon sa aming opisina dito. Meron kami central bank. Lahat ng managpupunta na nagbibigay ng 5 piso o piso. At meron kaming ginawang bank operation. Doon sila magbibigay. Sa 65 billion na registered voter, 64% dito ay mga marginalized. 1 million nagbabayad ng 5 piso. 1 buwan. Oh, di meron na kaming milyon. Hanggang 1 milyong piso lang daw ang kanyang budget. Dahil dependent ako doon sa mga miyembro namin. At saka hindi magansa sa panlasa namin noon yung gumastos ka ng malaki sa election. Sa edad na 78, kaya pa raw makipagsabayan ni Arellano sa mga mas batang senador. The work of legislation demands yung intellectual preparation, mental work. Pagkaunawa sa batas, sa yung genuine experience mo with the people, ito yung 80% physically fit and more fit mentally. Kung hindi man daw siya palarin ngayong eleksyon, mananalo raw siya sa susunod pang mga halalan. Sa bandang huli, meron kami paniniwala magtatagumpay ang mamamayan. Ito yung para kay Arellano, isa siya sa mga karapat dapat iboto ng mga Pilipino. Dahil taglay ko yung kaisipan para sa mamamayan. At wala akong bagahe na tangan-tangan. Wala akong self-interest na humahadlang sa mas malinaw na pag-legislate.